Good days, mga Katalianders! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, guys, ang ituturo ko sa inyo ng isang araw na ito is kung paano natin maitataboy yung mga langgam sa ating mga halaman. It's okay. Because some of you suffer about these things, no? Nakadalasan po na sa ating mga halaman, yung common na problema natin ay mga langgam, lalo na po sa ating mga caladium, sa ating mga aglaonema, at sa iba pang mga plant na dinadapuan ng mga langgam. So some of you siguro ay nahirapan kung paano po natin sila maitataboy. Gumamit na po tayo ng ibang tips, gumamit na tayo na kung ano-ano, but still pa rin po na ang langgam ay nandyan. So one thing po na solution para po maitaboy yung mga langgam ay gumamit po tayo ng isang product na mabibili lang sa supermarket, at marami po itong brand. So ipapakita ko po sa inyo, guys, kung ano po yung brand na ginagamit ko para pantaboy po sa mga langgam. So ito po yung ginagamit ko, at 100% effective po siya na pangpataboy ng mga langgam at iba pang mga insekto sa ating mga halaman. So kadalasan, guys, sa mga caladium ko, most of them ay namamatay na, at some of them ay yung progress ng paglaki ay umiiba, yung kanyang paglaki ay mabagal. It's because po sa mga insekto at sa mga langgam, yung puno po ng mga caladium ko ay tinatarahan po ng langgam. Kung hindi langgam, ay meron pong parang mga kuto. So yan po, nahirapan po ko, guys, kung paano ko po sila metaboy. So for this time, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po sila itataboy. So ayan po, guys, so please keep on watching. So ayan po, guys, ito po yung aking mga caladium. So kung nakikita po ninyo, yung mga dahon nila ay parang matamlay. Tapos yung kanyang mga dahon ay nagka-curly curly, at kada dahon nila ay tag-iisa na lang, tag-dalawa. So ito po yung nangyayari, guys, sa aking caladium. Yan po yung yung ginawa ng mga langgam din, guys. So kung nakikita po ninyo, guys, ito pong ating infinity pink. Dati makapal po itong kanyang mga dahon, dahil po sa langgam itong kanyang puno dito, guys. So yan, dyan po nakatira yung langgam, tapos hanggang kalalim-lalim yung ugat niya dito, guys. So dyan po nakatira yung langgam. Okay. So kadalasan, guys, minsan mabibigla ka na lang ng kanyang dahon ay bigla nang nakahiga sa lupa. Yun pala, guys, wala nang lupa dito sa puno. Dyan po yung nakatira yung langgam. Ito po yung ating red emperor. Dati apat itong dahon, ngayon tatlo na lang, kasi ang problema ko yung puno niya nga, guys, tinitirahan ng langgam, tapos meron po siyang mga kuto-kuto. Ayan, ito pong isang red emperor natin, oh. Tingnan mo, guys, ito po yung mother plant ko na red emperor. Dati ang ganda-ganda ng kanyang dahon, parang pinggan kalapad yung kanyang dahon. So ngayon, kung nakikita po ninyo, isang dahon na lang, kasi, guys, yan po yung compost na ginawa ng langgam. At ito pong ating doblikara, namatay na po ito ating doblikara. So yan, guys, yan pong ginawa natin, guys. Tingnan po natin, nakasurvive po siya at meron po siyang mga shoot. At yan, guys, so yung iba kong caladium dyan, yan, yan, medyo okay na sila, guys, kasi nasprayhan ko na po sila ng produktong ito. Okay. At itong ating ginger lang, guys, dati ang daming dahon nito, guys, ngayon wala na, kasi nga dito sa puno niya, guys, meron mga langgam, at nahirapan sa paglaki itong ating caladium, kasi nga punong-puno ng langgam yung kanyang puno, may mga itlog ng langgam.
kahit anong gawin po natin na mga tips, anong pang spray, ganun pa rin, ganun pa rin, aalis at babalik sila. So yan po guys, so yan po yung iniimbento ko na pangpaalis sa langgam, pero wala pong nangyayari, aalis at babalik sila. So pag kapag ginamitan sila ng produktong ito na gagamitin natin ngayon, so it's 100% na maitataboy natin sila at mapapatay natin sila. So ayun guys, so ang gagawin lang natin ngayon para mapataboy po natin yung mga langgam sa ating mga caladium at sa iba pang halaman. So using this one guys, so ito lang yung guys gamitin natin. So hindi ko na po guys papakita yung produktong ito. So mabibili lang po ito guys sa tindahan, sa leading store, kung saan ito makikita. So ang gagawin lang natin guys, para madaling mamatay yung langgam at matabay natin, una-una po guys, huhukayin natin yung puno ng ating mga halaman ng caladium, ganyan. Tapos i-shake natin yung produktong ito, then spray sa puno niya. Yan. Yan guys. Tapos tatabunan natin itong lupa. Ganyanin natin, oh. Yan. Para yung langgam sa kailaliman, sa ibaba ay maitaboy natin at mamatay sila. So ganun din guys ang gagawin natin sa puno lang guys. Huwag masyado sa dahon, baka sensitive po siya ang produktong ito sa dahon. Yan, sa puno lang. Yan. Yan, sigurado patay ang langgam. Hindi na babalik. So ito lang guys, oh. Ito lang po yung gagamitin natin na produkto para maitaboy natin sila at mapatay natin sila. So I'm not promoting this product. So I'm showing you kung paano natin masolusyonan na itaboy yung ating mga itong mga insekto sa ating mga halaman. So ito lang po yung gamitin natin guys. Siguradong patay sila at hindi na sila babalik. So yung bibili natin guys yung malaki para matagal maubos. So ganun din guys sa ating mga aglaw ni Ma. Yan guys, oh, may mga langgam, di ba? So spray lang sa puno niya. Yan, spray lang. Siguro patay ang langgam dito at hindi na babalik. Tapos sa kailaliman ng pot, yan, mag-spray tayo. Yan, oh. Kasi dyan talaga yung langgam, yung sa ilalim, oh. Sa puno, oh. Hindi na yan babalik. Guys. Kada spray natin guys ng itong produktong to, tatabunan natin agad. Yan. Para yung langgam sa ilalim patay talaga. So ayan guys, ito lang po yung solusyon sa ating mga problema sa mga langgam. Ayan. Ito po yung pantaboy sa mga insekto at kung ano-ano pa sa ating mga halaman. It's 100% effective po itong pantaboy. So makikita lang po ito guys sa mga market at sa mga malapit na tindahan kung saan ito makikita. Ayan guys. So I hope guys this video ay makatulong sa inyo. And before we end this video guys, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga latest ko na video. Paalam!